kalakan at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita natin ngayon si San Ireneo ng Lyon, obispo at martir. Isang halimbawa sa ating sinaunang simbahan ng buong pag-aalay ng ating buhay sa ating pong Hesus Nazareno. Naway sa bawat sandali ng ating buhay ay maging pagkakataon upang ialay at bigyan ng kadakilaan ang ating mahal na poong. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, "Abram, huwag kang matatakot ni mga ngamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ng Panginoon, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana." At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo."
nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taong gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang buwitre upang kaanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasa saklaw buong sansinukob. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo po ang lahat. Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa, ang mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikita ba ang bunga ng ating pananampalataya? Malinaw po ang mensahe at hamon ng ating pong Jesus Nazareno sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Hinahati niya, tinihiwalay niya ang mga tapat na tagasunod at ang mga tinatawag na bula ang propeta, no? Mga hangal, mga peke. Dahil nung panahong iyon, maraming nagpapakilala sa kanila o sa bayan ng Israel bilang mga propetang ipinadala ng Panginoon. Pero ang nangyayari, no, katulad din ng mga namemeke ngayong panahon natin ay pineperahan lang nila ang kanilang mga kababayan, hinihingan ng mga alay. Pinagkakakitaan ng kakayahang magsalita at mangaral. Ngayon, sa dami ng ganito at sa dami din ng mga taong ganito na iniuugnay ang kanilang pangalan kay Jesus, ito ang sinabi ng ating Panginoon. Paano mo malalaman sa dalawa? Tagasunod ba yan o bula ang propeta? Sa kanilang mga gawa. Walang silbi ang galing sa pananalita kung hindi nila nauunawaan ang kanilang mensahe at isinasagtupad ito. Walang silbi ang lakas ng kanilang boses kung ang kanilang pagsaksi sa mga salita nila ay walang kabuluhan. At ito rin po ang tanong sa atin. Tayong mga nagsisimba dito, tayong mga nagdadala ng ating mga panalangin, tayong mga sumisiguradong nakaalis tayo, hindi lang yung pinagdasal natin, makakuha ka pa ng picture sa simbahan. Paglabas mo ba dito? Paglabas ba natin dito? Yung kabutihan ba? Yung biyaya? Yung malasakit? Yung pag-asa? Yung paninindigan ng ating pong Jesus Nazareno? Dala-dala ba natin? Sabi nga nila, ang tunay na pagiging Kristiyano ay nagsisimula pagtapos ka ng magdasal, pagtapos ka ng magsimba. Pag naitabi mo na yung rosaryo mo at namasahe ka na papunta sa pagtatrabahuhan mo, pag umuwi ka na sa pamilya mo, pag may nakasalubong ka na tao sa iyong paligid, ang tunay na pagiging Kristiyano ay nasusukat sa kung paano natin sinasabuhay yung ating pananampalataya. At kung naghahanap man tayo ng simpleng batayan, ito lamang yun. Ano kaya ang gagawin ng ating pong Jesus Nazareno kung siya ay nasa sitwasyon natin? Sa harap ng isang taong nangangailangan, sa harap ng isang taong paulit-ulit nagkakasala, sa harap ng isang taong may mga hinihingi,
sa harap ng isang taong kinakailangang itama, kaya ba nating sabihin ng nararapat? Kaya ba nating dalhin ng isang tao sa katotohanan? Kaya ba rin nating ibigay ang pangangailangan ng hindi nangungunsinti o nagbibigay ng pamamaraan para umasa na lang sa kung anong iaabot natin? Kaya ba nating damayan ang ating kapwa? Kaya ba nating manindigan sa tama kahit ang ibig sabihin nun ay tayo ay maiiba at ilalayo ng ating kapwa dahil iba tayong mag-isip? Dahil matino ang ating pag-iisip? Kaya ba nating pagpasyahan ng maayos yung mga pagpapasya sa buhay? Pinag-iisipan, sinusukat at hindi barabara. Kaya ba nating mamuhay ng isang tunay na banal na pamumuhay? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang lakas ng loob at kakayahan na isabuhay ang ating pananampalataya sa bawat sulok ng ating buhay. Walang palusot, walang ilulusot. Lahat na ialay sa Diyos tulad ng santong pinagdiriwang natin ngayon at ginugunita si San Ireneo ng Lyon. At naway sa ating araw-araw na pamumuhay, maging totoo yung ating pinaniniwalaan. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinasabuhay mo ang iyong mga salita. Maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Nagdulot sa atin ang panibagong buhay ang kamatayan at buling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makapabagong propeta, naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa sambahan at sanlibutan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya tungo sa daan ng naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o maligaw ng mga huwad at mga mapanghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit na mga taong nabiktima ng walang katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga yumao, naway aganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang pagsusumikap, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga tapat na health workers, frontliners, at mga nagsisilbi sa ating bayan at komunidad na sa kanilang paglilingkod ay ipinakikita at pinamamalas ang kanilang mayaman at mabungang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Allah
ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, no, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Ireneo ng Leon, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. How lovely
alone, a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and scuds. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok. Sa iyong martir na si San Ireneo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,